Okay, sir. Ang tanong ko lang is saan siya kumuha ng authority para makapag-transmit ng transcript, official transcript of records sa House of Representatives? Diyan ba siya ng authority ng liderato ng House of Representatives na i-transmit yung kanilang official records sa ICC? So yan ang tanong ko. That is the decision of the leadership of the Senate, then I will try to ask for clarification from him why, knowing that ICC has no jurisdiction over the Philippines. So I will ask him why. But if I will be overruled, then what can I do? I am only one voice in the wilderness as far as the Senate is concerned. But still, I am going to ask him why. Well, as I have said, my position is that ICC has no jurisdiction over us. Wala silang jurisdiction. So that would be my basis for opposing that move in the form of objection, maybe. Depende yan from whose point of view. Pag kunin mo ang point of view ng mga pro-ICC, ay tuwang-tuwa sila. Pero pag kunin mo naman yung point of view ng mga anti-ICC, ay tuwang-tuwa rin naman sila. At na-explain ng gusto ni Pangulong Duterte yung kanyang part sa war on drugs. So, yun nga. Sabi nga niya, is, guilt is personal. So, that explains everything. Kahit sinong tanungin mong Pilipino siguro, kahit sinong tanungin mo kung kailangan ba talaga tayo mag-wage ng war on drugs pagpasok ni Pangulong Duterte. If you can remember, that has been a part of his campaign promise nung tumakbo siyang presidente na I will address the drug problem, the criminality problem of this country. At siya'y nanalo. Pinili siya ng taong bayan because of that promise. So, naturalmente, when he became the president, he had to deliver that promise. Ayun nga, deliver yung promise na yun. At tuwang-tuwa naman yung taong bayan. Yung kanyang approval rating ay napakataas dahil sa kanyang ginawang war on drugs. So, it explains everything. Na-justified yung kanyang pag-wage ng war on drugs. Yes, but meron siyang klaro-klaro yung kanyang hindi seryoso na pagsabi na yung sinabi niya na you don't need to look further beyond. Kung sino yung member ng death squad, andyan, no? Yung senador ninyo, I am sure he was joking, very clear. At binawi naman niya later on. Mm-hmm. At yung sinabi niya na meron daw siyang death squad na mga sibilyan, na mga mayayaman na gustong mamanatiling tahimik yung siyudad ng Davao, pero tinanong siya kung sino-sino yung mga tao na yun, patay na daw yung mga tao na yun. Maybe if they want to file a case against him for what, for whatever, pwede lang magamit yun. Yung sinasabi niya, guilt is personal. They can do whatever they want. Wala tayong control over them. They can do whatever they want. But the fact remains that they have no jurisdiction over the Philippines. At pangalawa, yung sila mismo nagbabayulate sa kanilang article number 1 ng kanilang Rome statute na complementarity. Yung complementarity clause na sinasabi. Mm-hmm. Bakit? Hindi ba gumagana ang ating criminal justice system dito? Gumagana naman. So bakit sila makialam? We don't need their complementary effort pagdating sa investigation dahil gumagana ang ating criminal justice system dito. Noon, meron tumatawag sa office. May tumatawag sa office pero inignore lang ng mga tao ko dahil hindi namin sigurado kung yun ba ay talagang authentic na ICC. Baka mga tao lang yun ni Trillanes na nagpa-ICC-ICC kaya hindi sinagot ng aming mga tauhan sa opisina. Gusto lang daw nila akong interviewin. Kung pwede daw akong interviewin. Yun ang mga tao na nagpakilalang ICC. Gusto lang daw nila akong interviewin. Naman, ako naman, kung magpapa-interview ako sa kanila, that is tantamount to recognizing their jurisdiction over us kapag tayo ay sumagot sa kanilang mga communication. We are very firm on our stand na they don't have jurisdiction over us. So why entertain them? Share lang ata yun. Share lang. Well,
for them, for the victims, alleged victims of AJK Kuno, that is that was offending. But para doon sa mga biktima ng mga drug addict, mga drug pusher, yung mga nabiktima nila na mga na-rape, na mga pinatay, na mga drug personalities, ay kaya sila pumalakpak. Alam mo, sino-sino yung pumalakpak doon sa loob ng gallery? Hindi lang yung mga taga nanonood doon, eh, pati yung mga waiter na nagsiserve ng pagkain doon sa Senado ay pumalakpak sa tuwa. Dahil alam nila gaano ka-importante yung war on drugs. Dahil siguro sila ay naging biktima rin ng mga drug addicts, sila ay natakot doon sa mga drug pushers noon, kaya siguro sila masaya nung nagsalita si Pakulong Duterte noon. So you have to look at it both sides. Well, sorry for those naging biktima kung ng alleged AJK, kung sila ay na-offend, pero masaya naman din yung karamihan na pumalakpak dahil nga ramdam nila yung peace and order na idinulot ng war on drugs sa kanilang communities nung panahon ni Pangulong Duterte. Well, you cannot control people's reaction, no? Mm. Kung galit sila sa AJK, marami na magnatuwa doon sa war on drugs ni Pangulong Duterte. Bakit mo kukontrolin? Gusto mo maging one side lang yung hearing na yung gustong prevailing situation sa loob ng Senado ay one-sided lang at doon lang makatutok sa alleged AJK victims? How about yung mga victims sa mga drug personalities na yan? Eh, papapigilan mo ba yung kanilang saloobin kung sila'y natuwa kapag nagsalita si Pangulong Duterte? So, yun. You have to be neutral pag nandyan ka. You let emotions go kung huwag mo pigilan yung mga tao. Otherwise, diktador ka kung yan ang gusto mo. Bakit ako mag-inhibit? If I inhibit, that would be tantamount to disregarding the truth. Alam mo yung mga tao na gusto ako mag-inhibit doon sa hearing, yan yung mga tao na ayaw lumabas ang katotohanan. Gusto nila one-sided lang ang gusto nilang marinig. Yung side lang sa mga nag-aakusa. Hindi nila pagbigyan yung side ng mga inaakusa. Tingnan mo, pag na-counter natin doon sa hearing, lumalabas na nagsisinungaling yung mga nag-aakusa. So, yan ba ang truth na gusto nila? Yung nakasiper yung bunganga? Yung truth na one-sided lang? Yun ba gusto nila? Yun ang mga tao na gusto mag-inhibit tayo. Yan yung mga tao na ayaw lumabas ang katotohanan. As I have said from the very beginning, I am offering myself to be interrogated by my colleagues. Sabi ko nga, throw me your questions and I'm willing to answer everything under the sun. Kahit anong tanong nyo, itanong nyo doon sa akin at huwag kayo mag-alala. Kaya nga sabi ko, my presence there is twofold. Mm-hmm. One, being the chairman, being a member of that committee, and number two, being a resource person. I am offering myself as a resource person in that hearing because my name was frequently hearings in the other house. Na hindi mo na yung maimbita dahil nagsabi ng Asya nga yung pinapauwi natin, no, wala na kaming question, sir. Tapos na, wala na gusto magtanong sa iyo. Umuwi ka na, pahinga ka na. Sabi niya, no. Tapusin natin ito. Ayaw ko na pabalik-balik dito dahil mahal na pamasahe sa eroplano papuntang Manila galing Davao. Tapusin natin ito. So, yun nga, exhausted. Lahat ng possible questions na kailangan itanong sa kanya ay exhausted na. Wala na kaming maitanong. Kaya, what's the need for him to appear in the next hearing? So, mukhang hindi na kailangan siya mag-attend. Yun nga, yung absent. Lahat ng absent na inibitahan namin na hindi nagdating, like Colonel Garma, Colonel Leonardo, who are under the custody na nakakulong, no, under contempt, cited in contempt doon sa lower house, sa Quadcom, nakakulong sila ngayon, kailangan ipadala yun dito sa amin. If there still remains the inter-parliamentary or inter-chamber courtesy, dapat pagbigyan din nila kaming matanong yung kanila mga resource person na nakakulong ngayon, ipadala rin nila sa amin para
matanong rin namin. At yung si Kerwin Espinosa, yung drug lord na si Kerwin Espinosa, kailangan pumunta at sagutin yung mga tanong galing sa members ng umite. At sinasabi nila na yung driver ni Laila De Lima na si Rudy Dayan, kailangan magsipot niyo sa hearing para matanong natin. Nahintayin na lang nila na hindi na ako senador, at pag hindi na ako senador, I am no longer representing my institution, na ayaw kong mabababo yung inter-parliamentary courtesy na in-observe ng Kongreso, pwede ako pumunta doon. Pero sa ngayon, since senador pa ako, ayaw ko po na masira yung tradisyon na yan. At pagdating ng araw, I will be cited as the precedence of violating the inter-parliamentary courtesy. Magsabihin nila na si Bato kasi, sinimulan ni Bato, tingnan nyo, wala natin magawa. Kapag nababanggit yung pangalan ng senador doon sa hearings na ginagawa ng lower house, ay obligado tayo mag-attend dahil sinimulan na ni Senator Bato. And wala natin magawa dito sa ating mga parliamentary, mga legislative functions, dahil 24 lang senador. Kung palagi nag-report doon kung may hearing, wala na magawa yung senado. Whereas yung lower house, 300 plus sila. Kung ipapatawag sila ng senado, pwede pa sila magpapansyon doon. Pero dito sa senado, 24 lang kami. Kaya nga, ino-observe yan, kinukopya natin yan ng Philippine Congress, yung tradisyon na yan from the US Congress. Dahil mas marami ang congressman doon sa US kaysa senador. Kaya nila yan na ino-observe yung tradisyon na yan. Sige lang, hintay lang sila pag hindi na ako senador. They can call me anytime. Wala po akong dapat na pangangalagaan na tradisyon. Pwede na ako mag-attend doon. As I've said, kung sumakasarili lang ako, kung selfish na ako na tao, pag mention sa pangalan ko, nandoon na kagad ako. Kasi gusto kong linisin ng sarili ko. Pero meron akong institusyon na ni-represent. That is the Philippine Senate. Na ayaw kong madamay dito sa aking aking sariling problema, kung meron man akong problema. Gotten the commitment of both the former President Rodrigo Duterte and Vice President Inday Sara Duterte that they will campaign for us, yung mga PDP senators. Si President Duterte ang nag-confirm na mga kampanya siya para sa amin. Pero si Vice President Inday Sara Duterte, sabi niya, tutulungan kita. Tutulungan kita, meaning ako. Tutulungan daw niya ako. I don't know with the other candidates. Very challenging. Well, parang lumalabas na kami ang political opposition ngayon, di ba? Parang lumalabas na kami ang political opposition. Although we don't want to hold that title, pero pagtingin talaga ng Malacanang, parang kalaban na talaga kami. So, very challenging. Very challenging talaga. Dahil unlike the candidates coming from the administration, they have their local support. Yung mga LGUs na konektado doon sa Malacanang ay obligadong sumuporta sa kanila at mag-host sa kanilang mga rallies. Kami, sino mag-host sa amin ng rally? Kung mayroong mayroong man diyang LGU, gobernur or mayor na gustong mag-host ng rally, magdadalawang isip. Ang sabi nga sa akin, huwag na muna siguro ngayon sir, dahil baka masuspende kami. Hindi na muna kami magkuhan sa inyo, magpakita ng suporta dahil baka masuspende kami. So talaga very challenging yung aming sitwasyon ngayon. But then again, ipaubayan natin sa taong bayan. Anyway, ang taong bayan naman ang bubuto. Kung anong desisyon ng taong bayan, tanggapin natin yun. Basta nag-text lang siya sa akin na I will help you in the campaign. Yun lang. I will help you in your campaign.